nung umpisa kasi, may balot, talaga mo. Maano sa mata ng tao. Oo, oh, kumbaga visually appealing yung kulay. Oh, yun yung kagandahan. Ano na ulit yung Tagalog nun? Ng alin? Visually appealing. Huwag mo nang itanong, may rapat tayo. So, nababanggit niya na pawis na pawis na, pero... Pati itlog ko. Oo, pati itlog, Noel. Nung dati talaga, sobrang hirap ng mga pinagdaanan. Oo. Magkaiya kasi mawala yung green. May mga sinasabing negative about you. So yun, ha, sa simula kasi, siyempre, tao lang tayo eh. Nakakaramdam tayo ng sakit. Madamdamin din ako, lalo sa totoong buhay. Tama, pero na, kailangan natin tanggapin na kahit na, ito lang ha, kailangan natin tanggapin sa buhay. Gumawa ka man ng mabuti o hindi, yes, meron at meron pa rin pangit na masasabi sa iyo ang isang tao. Exactly. Good day, guys. Again, this is Mr. Edmar, the founder of Creative Management Inc. So, andito tayo ngayon for another, usually another, ano naman, special episode palagi. But this one is special. It's because dumayo pa kami dito sa Baguio City. So, currently, andito kami ngayon sa Big Brother House, Baguio City. And as you can see, nasa aking tabi, nasa aking gilid, ang isa sa mga creative talents and creative content creators. At isa din sa mga Elite Circle Awardee ng Creative, si Tito Noel, a.k.a. Green Soldier. Ang haba na na. But anyway, yun nga po, this is a special. Dinayo pa namin si Tito Noel, si Green Soldier dito sa Baguio City para again, dive in ulit tayo sa kanyang content creation journey. So very ano lang to bro, very casual interview lang ito sa'yo. Pag-usapan lang natin yung buhay mo sa ginagawa mo sa pagmamime, at the same time yung journey mo sa pagiging vlogger, sa pagiging content creator, and also ano yung mga nabago sa buhay mo nung ginagawa mo ngayon. So to start it up, gusto kong malaman paano ka napunta. Kwento mo sa akin, paano ka napunta sa pagmamime? Paano ka napunta sa pagiging, naging Green Soldier ka ba agad? Or ano pa yung mga, ano may yung mga unang ginawa mo before? Pwede na ako magsalita sa boses ko? Yes, ilabas mo na yung totoong boses. So, yun. Hello po sa lahat. Ayan. Nagsimula ako way back 2013. Sa Manila. Okay. Before, bago ako... Dekada na yan, Okay. Sa Manila pa to? Oh, sa Manila okay. Pa to. Way back 2013 na nagsimula ako sa Manila bilang isang mime. Mm-hmm. Pero before, marami rin ako naging trabaho. Okay. Andyan yun na, syempre, sa hirap ng buhay namin sa mm-hmm. Manila, naging pedicab driver ako. Oh, okay. 2 years din ako naging pedicab driver okay. Dati. Construction worker, okay. Janitor. Daming trabaho ang pinasukan. Marami. Marami talaga, as in lahat, pati factory worker, service crew, lahat pinasok ko. Okay. Hanggang sa dumating ako sa punto na nakita ko yung sarili ko sa pagiging mime. Okay. Ito na yun, parang sabi mo parang magagawa or bagay ito. Oo, ito yung bagay na sa sarili ko na talagang nagtagal at minahal ko ng husto. Gawa ng, ang sarap sa feeling kasi nung... nagtatrabaho ka, at the same time, nagbibigay ka ng kasiyahan. Kasiyahan, exactly. Yeah. Pero question lang, for sure may mga tanong yung ating mga viewers and followers. Ano ba yung mime? Ano ba yung specific, ano yung pinaka ginagawa ng mga mime artists? Ang mime kasi, isa siyang form of art okay. Na comedy act na talagang nagpapakita ng galawan upang makapagbigay ng kasiyahan. Mm-mm. Parang may pinoportray kayo na character. Sa living human art kasi, / street mime performer. Okay. Yun kasi yun. Okay. Ang living human art naman kasi talaga, yung katulad nito na ganito yung itsura ko, postura ko. Sa totoo lang, dapat walang boses to eh. More on dapat body movement body lang. Body movements lang, oo. At ang pagiging mime naman, dapat wala rin boses. Okay. So, nagkaroon lang ng boses gawa ng, syempre, para magkaroon ng bago at twist talaga. Tunik mo na yung pagmamay. Oo. No? Tsaka pinagsama ko yung part ng pagiging living human art. Mm-mm. At the okay. same time, street mime performer. Performer. Kasi, okay. hindi lang sa pagpapa-amaze sa costume na meron ka, mm-mm.
at yun, sa kulitan. Okay, sa saka yung entertainment value. Sobra, oh, sobra. Very important yun eh. Pinakakailangan talaga kasi sa sarili natin na ma-express din natin kung paano tayo makakapagbigay ng kasiyahan. Exactly. Hindi lang kung paano ipapakita kung anong ganda ng costume yung, na meron. Yung outside. Pero sa mime, sino yung parang nag-inspire sa'yo or sino yung nagturo sa'yo? May someone ba na nagturo sa'yo? Meron. Actually, group sila. Okay. Kasi, sa Manila to? Sa Manila. Okay. Way back 2013 sa Harrison Plaza Mall. Okay. Maraming mime doon. Hanggang sa nagtatrabaho kasi ako doon. Okay. Nagtatrabaho ako as promodizer that time. Mm-hmm. Hanggang sa nakikita ko sila, nagsho-show sila sa gilid-gilid. Mm-hmm. Okay. Nice yan. Nagsho-show sila sa gilid-gilid. Mm-hmm. Kaya ang sabi ko sa sarili ko eh, gusto ko rin sana maging ganun. Mm-hmm. Correct. Oo. Yung iba doon talaga nilapitan ko. Tagtanong ka talaga. I mean, ano yung pwede mong maitulong or paano mo siya magagawa? Parang ganun. Nung umpisa kasi, may balot. Bilika mo na. Tiyan na balot. Okay lang yan. Maganda nga yan, but that's normal. Anyway, sige. Tuloy. Nung umpisa kasi, kinaibigan ko sila, hindi para maging ako. Okay. Kinaibigan ko sila kasi ang saya-saya sa pakiramdam ng... Natutuwa ako sa ginagawa nila. Sa totoo lang, yung trabaho ko dati, hindi ko nagagawa. Kakapanood lang sa kanila. Okay. Kasi nandito lang sila nakapwesto sa gilid namin eh. Okay. Nung store nyo? Nang store na pinagtatrabahoan ko. Ngayon, hanggang sa naging ka-close ko, nakakulitan ko, hanggang sa sabi ko, pwede ba akong sumubok? Kasi komedyante naman ako sa... Totoong buhay. Yung talaga yung karakter mo. At the same time, talagang marunong din naman akong gumalaw, sumayaw, kahit papano, konti, ganun. Hanggang sa nag-try out ako once. Try out sa group kanila, nila? Sa group nila. Pero may audition. Hindi naman siya literally audition. Kumbaga parang nirerentahan kasi dati yung costume. Okay. Siyempre. Parang tinry mo lang na tinry subukan. Tinry ko lang. Then, nung tinry ko, nag-awil na ako sa trabaho ko. Hindi na pumasok kinabukasan. Pero gusto kong malaman, ano yung natatandaan mo pa yung first na character na binild mo? Or ano na mo, binihis mo? Ano yun eh? Yung dati ba? Yung unang-una. Kasi for sure, hindi ka naman naging Green Soldier agad. Hindi naman ako naging Green Soldier agad. Ang Predator costume yun eh. Predator costume. That time, talagang parang ang pinoportray ko, living human art. Kasi, pero wala pang boses to. Wala pang boses. Kumbaga, dito na kasi sa Baguio talaga lahat eh. Natutunang gumawa ng sariling costume. Iba't ibang costume talaga sa totoo lang yung sinusuot ko. Iba't ibang damit, iba't ibang karakter kapag halimbawa Christmas. So depende sa season. Okay. Dahil nga sa minahal tayo bilang Green Soldier, yun na yung tinuloy mo. Yun na. Dun nag-focus na tayo dito hanggang sa eto na. Eto okay. na siya. Pero gusto kong malaman since nabanggit mo na nag-work ka tapos biglang hindi ka na pumasok. Nag-awal ka na. Kinontinue mo na siya. Naging madali ba or naging mahirap for you yung transition from the parang nagtatrabaho kay employee kay tapos biglang ginawa mo yung ganito. Siyempre, ginawa mo din siya ako dun sa masaya ka and also you want to earn din at the same time. Naging madali ba yung proseso ng from nagtatrabaho ka tapos naging mime artist ka? Sa totoo lang, baby pa that day yung panganay mo. Baby pa siya, hindi naging madali. Gawa ng, siyempre, sa isang normal na trabaho, meron kang araw-araw na sinasahod. Sinasahod, yes. So basic yun eh. Quincenas katapusan, may sinasahod ka. Exactly. Ngayon, nung nag-awol ako, isang linggo, dalawang linggo, araw-araw ang income doon, pero hindi naman kasi siya normal na income eh. Oo, totoo. Kumbaga, tip box lang kasi ang source of income those days na kapag ka nagpe-perform ka, saka ka lang kikita. Until now, yun pa rin naman, di ba? Oo, tip box pa rin naman. Nabanggit mo yan na ang tawag dyan is basking ba? Yeah. Basking. So, basking, yun po, para may idea kayo, yung mga performers po natin, yung mga mime artists, yung mga street performers natin. Musicians, may basking na tinatawag wherein ibabayaran kayo dun sa tip. Hindi siya literally na babayaran. Meron kaming isang tip box na nakalagay in front sa amin kung anumang act yung ginagawa namin. Kung sino yung may will,
Na magbigay. Na magbigay, okay. At na nakukuha. Natuwa. Na-appreciate nila yung ginagawa namin. Saka siya maglalagay. Saka siya maglalagay. Okay. Doon kami kumikita sa pamamagitan na yun. Pero okay, yung sasabihin na natin na bayad o naman, Wala. Kasi ganun. Ano naman siya, kumbaga hindi naman siya mandatory. Hindi siya mandatory. Natuwa, nasiyahan. Ano yan, nasa puso mo yan kung paano ka mag-appreciate. Mm-mm. Meron man o wala, basta naging masaya ka sa talentong pinapakita namin or eksena at kasiyahan na binibigay namin. Binibigay. Malaking bagay na yun. Tumawa lang, ganun. Ma-appreciate lang, malaking bagay. Malaking bagay. Pero yun nga, na-discover ko na nakala ko dito ka na nag-homegrown sa Baguio. Nag-start ka pala from Manila. Oo. Kwento mo naman yung journey, paano ka napunta sa Baguio? Dito ka na ba nagsimula ng Green Soldier? Sa Baguio? Oo, dito. Okay. Dito. So paano naman yung paano ka napunta sa Baguio City? From Manila? Talagang dati kasi ano ako dito eh. Parang vacationista din, ganun din. Napunta ako dito gawa ng nung 2013, 'di ba nag-resign ako? Nag-awol ka. Nag-resign. sorry. Okay. Ayan na, nag-awol ako at sumubok ako sa larangan ng pagiging mime sa Harrison Plaza Mall. 1 month lang tinagal nung pag-entertain ko doon. Natanggal kami lahat. Okay. Kaya yung reason, ba't natanggal kayo lahat? Sa sobrang dumami kasi yung mga nage-entertain na Living Human Art, parang napuno na tas hanggang yung location nyo. Hanggang sa nagkaroon din ng, yung iba kasi medyo may alitan, parang ganun. Kanya-kanya kasing grupo eh. Mm-mm. Correct. Ngayon, ang nangyari, lahat kami nadamay, lahat kami naging malinis, natanggal kami sa... Nawala kayo lahat doon? Oo, nawala kami doon. At the same time, ikaw-close na rin kasi yung Harrison Plaza Mall those days. Okay. Tapos doon na pasok yung Baguio. May nag-invite ba sa'yo dito? Wala. Nag-invite sa akin. May sinundan lang akong tao dito. Okay. At nung sinundan ko siya dito, sabi ko sa sarili ko, hindi naman ako pwede magtagal dito sa Baguio nang wala akong trabaho. Oh, exactly. Ngayon, dahil may idea nga ako na kahit saan naman tayo magpunta eh. Correct. Dahil nga may idea ako na sa pagiging mime, at the same time, kaya naman mag-generate ng income kahit papano para sa pamilya ko. Ginawa mo na siya. Sinubukan ko, nakipagsapalaran ako dito. Halos wala pang... Anong year yun? 2014. 2014? 2014. Okay. So, isang dekada na. Pwede 24 na ngayon eh. Isang dekada ka na dito. Mag-isang dekada na. May month of November. Okay. So, yun. Nakipagsapalaran ako dito. Kasi halos wala pa talagang nagbabasking dito. Unti mo yung... Meron ako nakikita mga nagbabasking dito, mga estudyante na musician. Mm-hmm. Pero yung sabihin mong in character katulad ng Living Human Art, kagaya ko, or kung ano pa, wala. So, kumbaga, 2014, nasa Baguio ka, ito ka na yun, Green Soldier na. Marami bago ka maging Green Soldier. May Gold Soldier, may Street So, may iba-ibang kulay. Iba-iba pa talaga. Biroin mo yun, bago naging Green Soldier, may ibang version pa, may mga old versions pa. And bukod sa Soldier, may ibang characters ka pang... Marami, talaga. Pero gusto kong malaman, bukod sa Green Soldier, ano yung pinaka-paborito mong karakter na pinortray? Yung Danan. Danan? Yung mga Danan. Ito sa'yo. Kasi ano eh. Horror, ano naman to? Horror siya, di ba? Instead na maging horror, natatawa lahat ng tao. nagiging comedy siya. Oo. Sa pagperform natin. Oo. Pero yung sa dami ng character na ginawa mo, talagang, ano yun, may nagsabi ba sa'yo na mag-Green Soldier ka or mag-Gold Soldier ka, mag-Soldier ka na character, o ikaw na yung... Ako lang. Ikaw na nag-isip, na parang gusto ko may iba. Sa totoo lang, hindi ko naman to sariling pag-iisip. Kasi syempre, yung palabas na Toy Story, di ba may ganon? Yes. Tapos yung mga laruan natin na... Maliliit. Yes, yung uso-uso dati. Yun yung mga pinagpulutan natin dati. Ayun, kaya talagang naisip ko... Na yun yung i-portray mo. Kasi isa pa, siyempre, green, sa mata ng tao. Kumbaga, visually appealing yung kulay. Yun yung kagandahan. Ano na ulit yung Tagalog nun? Ng alin? Visually appealing. Huwag mo nang itanong, may rapat tayo. Basta visually appealing po kasi yung green. So, kaya in all fairness naman, ayun nga, may Gold Soldier ka. Isang dekada ka na. Tapos, paano naman tinanggap ng tao si Green Soldier? Sa totoo lang, napakahihirap. Lahat ng pinaghirapan ko dito sa Baguio City, nakipagsapalaran ako, pumwesto ako kung saan-saan, sa lansangan, sa gilid-gilid. Kung kani-kanino ako nakikipbihis,
those days talagang hindi pa na-appreciate ng mga tao. Gawa ng bago sa mukha. Paningin, ganun. Tapos, kung kanina ako nakikibihes, tas yung, alam mo yung point na makikiusap ka sa isang establishment para lang kung makabihis pwede ka. Tapos, andyan yung nakakalaban pa natin dati yung mga ibang nagaan. Yung mga POSD, mga police, okay, mga ganun. Kasi syempre, nire-regulate yung ginagawa nyo? Hindi pa naman kasi ganun kahigpit dati. Okay. Nagkaroon lang ng noon, syempre, hindi nga nila alam kung ano yung ginagawa. Ginagawa. Hanggang sa tumagal na parang nagmatigas din ako na wala naman ako masamang ginagawa. Mm-mm. At at the same time, hindi naman lahat para puro kumita lang. Mm-mm. Naman eh. Correct, hindi correct ako ganun. Hindi passion ganun mo to eh. Passion masaya ko ka eh. Masaya ako. May kitain man ako, wala. Rain or shine. Importante eh. Nakapag ano ka. Ganun. Kasi masaya ka. Sobrang nung dati talaga, sobrang hirap ng mga pinagdaanan. Mag-aiyak kasi mawala yung green. Hindi, talagang naalala ko lang yung mga pinagpaguran ko dito. Na sobrang nagbunga. Mm-mm. Minahal ng maraming tao. So as you can see, yun nga po, hindi din biro yung naging journey. Kasi katulad yan, before siya maging green soldier, napupunta tayo mamaya doon, mag-move forward tayo sa pagiging content creator mo, being this particular green soldier na to. Marami pa siyang sinubukan, guys. So, marami. Diba? Sobra. Nagnan, tas, alam mo yun. Tas, at the same time, passion mo, katulad nga nung sabi mo, sinacrifice mo yung merong kang 15-30 nakikitain sa passion or sa gusto mong gawin na walang kasiguraduhan kung magkano yung kikitain mo. So, yun nga, at the same time, yung nakwento mo din na gusto mo siyang gawin pero ang daming struggles kasi even na pagbibihis na lang. Nabanggit mo yung sobra pagbibihis, gano'ng katagal itong piniprepare, itong green soldier na to? Ito, sa totoo lang, hindi naman gano'ng katagal. 20 to 30 minutes, minsan 40 minutes kapag medyo mahihirapan ako. Ganun siya kahirap. Mm. Pero at least kasi with preparation still, para ibigay yung showmanship, talagang nag-ready si Tito Noel. Tsaka itong costume ko kasi talagang hindi porkit ginawa ko na to, ganito na to. Hindi, hindi ganun. Kasi weekly, lalo't kung may special event akong pupuntahan o occasion na pupuntahan, kailangan mas maayos siya ulit, mas matingkad, pipinturahan mo ulit, ganun. Yes. Kasi talagang hindi biro eh. Kung makikita nyo lang po ng personal, for sure yung mga taga Baguio, nakita yung personal, yung suot or yung costume ni Tito Noel, hindi po talaga biro. Tsaka good thing lang kasi malamig dito. Yun nga. Kasi nagkagantuhan kami kahapon, nung nag-grand launching po ng ATV, medyo mainit kasi madami. So, nababanggit niya na pawis na pawis na, pero... pati itlog ko. Oo. Tito Noel, but kung hindi niyo po mapapansin na talagang nahihirapan na siya with the costume, tuloy-tuloy yung entertainment na binigay niya sa aming big day sa grand launching ng CreATV. Kaya sobrang daming natuwa na mga fellow content creators. Salamat mo and other mga guests natin doon. So, punta naman tayo sa paano nagkaroon ng label na si kailan, kumbaga, kailan na siya mas nakilala si Tito Noel as the Green Soldier? Nakilala bilang si Green Soldier. Kung iisipin... Kasi nag-trending ka na nun eh. Doon nagsimula yun, di ba? Kung iisipin, dati kasi talagang kung saan-saan na rin ako dumadayo. Mm-hmm. Hindi ko pa pinapasok ang social media kung saan-saan na tayo dumadayo. Mm-hmm. Talagang sa pag-entertain natin, wala pang SOCMED, hindi ko pa pinapasok. Tuloy-tuloy na yun. Marami na nakaka-appreciate. Ano yun? Meron ka lang specific location or may mga ini-invite ka for events? Ini-invite ako for events. Mga birthdays, ganun. Birthday parties, barangay fiesta. Iba-iba to, di ba? Iba-ibang location. Iba-ibang location kahit saan. Pinakamalayo ko, Lawag. Yes, Lawag. Pugigaraw. Okay. Ayan, yung mga event na yun talagang sobrang layo pero kinakaya. Mm-hmm. Ngayon, yes. Pagdating naman sa SOCMED, pinasok ko ang social media nung minsan na may nag-post na nag-trending, kauna-unahang video ko, which is yung sa TikTok. Anong year to? Anong year to? Year 2022 ata, 2020. Kung hindi ako nagkakamali, or 2021. Late 2021. Okay. Kasi tama, you started your page 2021 eh. Mm-hmm. You start yung kanyang pong Facebook page sa Tito Noel na verified po ngayon. Nag-start po 'yon or nagawa niya 'yan parang basta within 2021. Mm-hmm. Basta, so after pandemic. Pandemic. Ganun siguro. Pero nung pandemic ko, ano pala, pag-usapan lang natin 'yan. Paano yung naging challenge nun sa'yo?
Kasi for sure, walang opportunity wala. Bawal, dito. Bawal, sarado eh. Bawal kang mag-entertain sa daan eh. Mm-mm. Walang face-to-face contact. Wala rin nag-i-invite or mm-hmm. kahit na. Walang events, patay kasi yung events during the pandemic. Ang naging trabaho ko noon, sa totoo lang, naging isa akong food delivery rider. Dito na sa Baguio? Dito sa Baguio City. Talagang, siyempre, kailangan mo magtiyaga kasi kapag ka, hindi ka kumilos, magugutom ang pamilya mo. Totoo. Kasi, hindi nyo na itatanong, breadwinner din ako sa amin. May pamilya at asawa ako. May mga magulang ako at mga kapatid na tinutulungan hanggang ngayon. Mm-hmm. Tuloy-tuloy pa din. Kaya, talagang kahit na ano, benta dito, benta ganyan. As long as magpagkakitaan ng legit. Sobra, kasi syempre, napakahirap ng buhay nung pandemya. Mm-mm. Sobrang dami ko natutunan doon, kaya ang dami rin nagbago talaga sa akin. Gawa ng panahon na yon. Oo. Na-test tayo eh. Sinubok tayo ng sinubok lahat ng Pilipino, hindi lang naman Pilipino, sa buong mundo. Lahat, ng pandemic na yan, ano yung paano tayo magsosurvive. Sobra, So katulad noon, guys, as you can see, na narinig natin kay Tito Noel. Sobrang ngayon, thank God talaga ako na survive ko ng maayos na, yung maayos. Pandemya at naging matino pa rin hanggang ngayon. At buhay tayo. Yun ang importante doon. So para i-continue natin yung ginagawa natin. But yun nga po, as you can see, nagmamayim na siya, isang dekada na, pero na-challenge pa rin yung ginagawa niya. So may mga opportunities na kailangan niyang ihinto kasi walang katulad doon sa pandemic. Wala talagang chance to perform. Kahit anong gusto natin, wala talaga. Halos ng negosyo, lahat ng opportunities na close that time. Pero kinontinue niya yung buhay by pursuing other work, which is yung nag-delivery, nag-food delivery ka. So isa yun sa mga naging source of income naman, naging option ni Tito Noel to continue yung buhay niya despite na wala yung opportunity to perform. Pero nung medyo lumuwag na yung ano, pandemic. Yung pandemic, medyo may nakakapasok ng turista. Ito na yung nag-TikTok. Ito na yung nag-trending ka sa TikTok. Oo yata. Parang doon nagsimula to eh. Kasi nagsushow ako, naka-face mask ako, tsaka naka-face shield. Naka-face shield. Sobra. Oh yes, uso-uso pa dati. Sobra. Kaya face ano, mask and face shield. Tsaga-tsaga talaga. Talagang kahit sabihin mo na ganun na yung sitwasyon, gusto ko pa rin makapagbigay ng kasiyahan. Tiis-tiis tayo kung ano meron noon. Mm-mm. Hanggang sa lumuwag na, naging maayos na yung sistema. At eto na, nakakapag-show na tayo ng maayos. Yun, may isang nag-post sa TikTok na sobrang nag-viral. Kaya kung sino ka man, hindi ko matandaan kung yung pangalan niya. Yung pangalan. Kaya maraming salamat sa iyo dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi walang rin Tito Noel. Walang Tito Noel. Walang Green Soldier. Walang Tito Noel sa social media ngayon. Na yun. Kaya sobrang salamat. Lalo na, syempre, sa mga taong sumubaybay sa lahat ng journey na meron. Tsaka talagang pinupuntahan ka. Pag pumunta ng Baguio, automatic. Parang isa ka na sa tourist destination. Yun ang ganda eh. Sa totoo lang, nahihiya akong sabihin na sa ganong punto na isa ako sa dahilan. Mm-mm. Kasi kung iisipin, talagang marami. Mm-mm, maraming yes. dahilan kung bakit pwede kung bakit pumunta, pumunta sa Baguio. Kasi napakaganda ng Baguio City. Marami kang pwedeng pasyalan, maraming masasarap na pagkain, higit sa lahat. Yes, totoo napakasarap po yan. Napakasarap ng klima dito. Yung klima, the best. Yun. Kaya, kumbaga, kung ako ay isang dahilan kung bakit pinupuntahan, siguro hindi. Ano lang, siguro part lang ng makikita ninyo. Itinerary, somehow. Ganun lang. Na pwedeng na i-consider somehow. If ever na gusto nila ng additional fans, showmanship, pwede niyong puntahan si Tito Noel and other artists din dito sa Baguio. Hindi. Sa totoo maraming lang. Maraming talented dito. Maraming yes. musicians dito na pwede nyo rin suportahan yes. na makikitaan nyo talaga ng unique na talent. Talent. Pero at the same time, syempre, dapat lahat po ng artist, lahat po ng busker, supportahan po natin, hindi lang po dito sa Baguio City, kundi sa nationwide. Ibang lugar din, buong Pilipinas. Yes. Kasi passion po nila yung ginagawa nila. Opo. Ginagawa nila yan kasi they want na, yun talaga yung gusto nila. At the same time, they want to give entertainment sa ating mga viewers, sa kanilang mga supporters. Pero nabanggit mo kanina yung si Madam, si ate, na nag-post ng TikTok. And that's the reason nagkaroon ng Tito Noel and Green Soldier. Paano mo na-consider na dalhin na sa social media, i-register na yung Tito Noel tawag dito, public figure page or influencer page or content creator page? Sino yung nag-udyok sa'yo or ikaw ba yung nakaisip? Sa totoo lang, dati ayoko kasi ng social media talaga. Mm-hmm.
Bakit? Ng, bakit mo siya gusto ayaw? Gusto ko lang ng tahimik na mundo. Okay. Sa bagay. Ayan. Kapares yan ng mga naiisip ng iba na siguro ayaw nila ng maiisip na mundo. Na-invade yung privacy. Kaso, yes. Pumasok din naman sa isip ko na ito na yung opportunity na lumapit na sa akin yung chance exactly. Para i-grinab mo na siya. Ginarab ko, niyakap ko siya kasi dati ayoko talaga yung yakapin eh. Eh niyakap ko siya sa punto na yon hanggang sa sinubukan ko rin mag-post sa TikTok ng kung ano-anong videos na nakakatuwa. Yes, ganun. At the same time, lumulobo yung followers natin sa TikTok. Nakiusap ako sa mga followers natin sa TikTok na sundan po ninyo ako kay Facebook. Okay. So nag-TikTok ka muna. Nag-TikTok muna. Before ng Facebook page. Yun ang naging journey ko talaga sa SOCMED. Doon ako nagsimula. Pero good thing talagang sumunod yung mga supporters mo from TikTok to sobra, other social kasi, media platform. Talagang kasi sa Facebook kasi dati kasi, 'di ba, maiksi lang yung pwede mong i-post sa TikTok. Yes, sa TikTok. Kaya nakiusap short ako ano talaga videos. Para sa Facebook, mas mahaba. Mas kumbaga hindi bitin yung panonood ninyo, which is tama naman po 'yon. Every social media platform po kasi may kanya-kanya po yung requirement. But before sa TikTok, short videos yung mga clips lang yung pwede mong i-upload. Pero ngayon po kasi to update you, yung TikTok pwede ka na mag-post ng mahabang videos and even photos. So, but good thing about that, minaximize ni Tito Noel yung opportunity to provide you yung showmanship naman sa mga hindi nakakapunta sa Baguio. So, ito naman yung kahit nasa ang location kayo, sa Pilipinas, lalo sa international. Lalo na yung mga hindi makapunta ng Baguio. Yun nga, hindi makapunta ng Baguio. So, nandun na sa social media, kaya, naging channel na siya na, ni Tito Noel and other content creators para ipakita sa inyo yung ginagawa nilang entertainment and other, kumbaga, nangyayari sa buhay nila. Mismo. Yun yung kagandahan naman nun. Pero yung sa journey mo, Tito Noel naman ng pagko-content, ano sa tingin mo yung mga naging challenges mo naman dito? Kasi syempre, katulad yan, meron ka ng more than 1 million followers sa TikTok and Facebook. Talagang solid na yung naging support. Mm-hmm. Pero despite of that, syempre may mga naging struggles ka rin sa pagmamay mo, sa pagiging content creator. Ano yung ikwento mo sa amin or share mo yung mga naging struggles mo sa ginagawa mong content creation? Sa pagiging isang content creator kasi talaga, usually, ang ginagawa ko lang, meron akong taga-video. Okay. Tapos ako nag-e-edit. Si sir yan, nasa back. Hello, sir. Nasa likod siya. Siya yung taga-video ko. Na, yun. Salamat sa'yo. Na, yun. One-man team lang kasi talaga kung iisipin eh. Talagang, editing, ikaw yung gumagawa. Ako rin nag-e-edit. Posting, sigaw. Ako rin ang nagpo-post. Yung so, pag nagkakaproblema sa page, ikaw din. Sa totoo lang, nung umpisa, nagkakaroon ako ng problema sa page. Wala akong malapitan. Hindi ko pa kilala si Create TV, si Sir Edmund. Hindi pa kami magkakilala noon. Hanggang sa, yun, nagkaroon ng problema talaga na hindi ko malaman bakit hindi masolusyonan. Pero nagkita tayo, natandaan ko, nakita tayo sa Seaside? Oo, sa Seaside. Sa Mall of Asia. So nagkita kami doon ni Tito Noel sa Samgyupsalan pa yon. Nakalimutan ko na yung name. Pero doon kami person nagkita. One of the parang concerns na is yung verification naman. Yung verification, yung blue badge. Tapos yung mga ibang, may ibang concerns din sa technical side naman ng social media. Kaya lahat sinabi ko na talaga. So mga hindi naman po nakakaalam, so ako naman po, I do the social media troubleshooting po since 2015. We created the Creativity Management Inc. As the influencer management company para sa mga aspiring and existing content creators. So kami yung nagpo-provide ng solution sa mga problema ng mga content creators kapag may mga pinagdadaanan sila sa page na demonetize. Isa yun sa napakabigat. Na pwede mong pagdaanan as kaya, content creator. Kaya kapag mayroong mga aspiring content creators dyan at nagkaroon kayo ng problema talaga sa page nyo, huwag kayong mahihiyan tumawag sa kanila dahil kaya nila tayong tulungan. Yes, very much willing to help you naman. Katulad nung nangyari sa akin na nung na-demonetize yung page ko, nawalan na ako ng pag-asa sa totoo lang. At salamat sa'yo, sir. Kasi talaga, lagi kong sinasabi, huwag siyang susuko. Sabi ko kasi, as much as possible,
we don't want someone to quit, especially yung mga existing content creators. Kasi iba yung value na binibigay nila dun sa mga nanonood. Kumbaga good vibes eh. I mean, they are not technically perfect on a side as being a content creator. But yung kagandahan ng binibigay nilang opportunity to give you the showmanship, the entertainment, the inspirations ng mga content creators na to, maraming na-inspire. Marami kasi, talaga. Hindi ka naman yan ipapalo kung hindi ka nila gusto. Sobra. Yan naman yun eh. Uh-oh. Hindi naman dadami yung certain number ng followers, subscribers, and supporters mo kung hindi sila natutuwa sa ginagawa mo. Kung hindi ka nagugustuhan, hindi ka minahal. Exactly, hindi ka minahal. So yun, kung alam nyo lang po yung mga pinagdadaanan ni Tito Noel, syempre nakikita lang nila yung nilalabas natin sa social media. But the backside or the back end of the true story naman is that sila as mga content creators, yun, na-demonetize, nagkaroon violations. Sila ng violations. So, nagkaroon ng violations na good thing natanggal naman natin. Oo. Tapos bumaba yung engagement, paano namin nire-recover. Halos wala nang nanonood. Halos wala lang nanonood. Yun yung reason din na parang medyo na-down din si Tito Noel that time. Kasi parang yung dati niyang mataas na engagement, bumaba na talaga. So, syempre may mga factors din na maraming i-consider, technical factors. Pero yun nga yung sabi ko sa kanya, always i-continue yung ano yung pagko-content. Tapos nung time na binibuild natin si CreaTV, sabi ko gusto ko talaga siyang kuning one of the content creators. Thank parang nagdududa pa kasi siya noon. Sabi niya kasi mababa yung engagement niya, di ba? Wala na, wala o, na. Parang sino parang, ba naman daw siya parang, para parang sa feeling ko that time talaga, ano eh, sabi ko, may silbi ba ako? Oo, yes, saka question mo na yung sarili mo that kaya time. Sabi ko, sige sir, kung ano. Oo, tinawag. Nagbi-video chat kami noon. Parang kini-question niya na parang parang yung okay ba siya? Yung confident ko sa sarili ko as a content creator those days, talagang hindi ko alam kung worth it ba. Worth it ba na umuuo ako sa inyo. Sir. Yes, yes. Ganun kahabol si Tito Noel. So despite na he has more than 1 million followers sa dalawang social media platforms, eh, talagang may pinagdadaanan kasi yung page siya that time na inaayos pa namin. But katulad nga nung sinasabi ko, we acquire content creators as part of our family, hindi dahil sa number of followers nila. Because doon sa ginagawa nilang story, sa ginagawa nilang content na nagbibigay ng inspiration, at the same time, talagang aral din and entertainment. As long as you're putting good vibes on social media, we are much very open to accept you to be part of CreaTV as just naman, like Tito Noel. Naman. And we are very much willing to help sa lahat ng mga pinagdadaanan nila sa content creation journey nila. Yun naman yung number one na pwedeng maiprovide ng aming company ng CreaTV Management Inc. So ako, very, very honored din naman ako nung time na umuo ka. Na sabi ko kasi, gusto rin natin na magkaroon ng variety ng content creators yung CreaTV kasi pwede nating pagsamasamahin yung pare-pareho kayo ng yes. interest pero yung tipong marami kayong ginagawa. Yun yung gusto nating bigyan ng opportunity sa mga brand partners and brand collaborations sa itong mga content creators na ito na nagpo-promote ng good vibes, eh pwede nyo pong lagyan ng business promotions yung kanilang mga ginagawang contents. Related or non-related, at least meron tayong additional exposure sa social media. Okay, yun naman yung kagandahan. So, good thing na isa si Tito Noel sa naging creative talent namin kasi na nasa showcase namin siya ngayon sa ito yung story. Maraming gustong magtanong sa iyo, maraming gustong malaman about sa journey niya, but wala kasing avenue yung ibang mga fans and followers mo to ask this particular questions, mga pinagdaanan mo paano kasi hindi ka naman agad-agad naging green soldier ng ganito, di ba? May proseso lahat, po lahat, yan. Lahat ng bagay dito sa atin sa mundo. May pinagdadaanan talaga. May proseso talaga. Oo, may dadaanan. Kaya nga may kasabihan na trust the process eh. Correct. Ayan. So, ayun naman po, nakikita nyo si Tito Noel ngayon as the Green Soldier. Okay. Gusto namang makita ng mga audience mo sino si Tito Noel nang walang Green Soldier or hindi siya naka Green Soldier. So yun naman yung ida-dive in natin for our next in continuation ng ating episode na makikita nyo sino si Tito Noel sa likod ng Green Soldier na to. And doon natin pag-uusapan yung iba pang mga content creation journey and struggles sa pinagdaanan naman ng tao na nasa likod ng Green Soldier. Naku sir, na mahihain yun. Mahihain yun, no? Hindi yun humarap sa camera. Pero ayan na. Na, nagbago na ng timpla. But anyway, stay tuned po kayo dyan because 3,
2, 1. And this is it, guys. So, the mind behind Green Soldier. So, kasama na natin siya. So, makikita nyo si Tito Noel na hindi niya suot or hindi niya suot yung kanyang dala, yung kanyang costume na Green Soldier. So, this time naman, pag-uusapan naman natin, bro, yung mga struggles na pinagdaanan mo doon naman sa pagko-content. Kasi at the end of the day, kayong mga content creators, bukod sa may mga supporters kayo, meron din tayong mga bashers. Or ito yung mga di natin mapipigilan na may nasasabi at may nasasabi pa din despite your continuously doing yung ginagawa ninyo, yung passion ninyo. Mm-hmm. So gusto kong malaman paano mo ano yung mga struggles mo and paano mo hina-handle yung mga ganitong mga bashers o yung mga may mga sinasabing negative about you. So yun, sa simula kasi, syempre tao lang tayo nakakaramdam tayo ng sakit. Madamdamin din ako, lalo sa totoong buhay. Nung nagkaroon ako ng mga basher, syempre, hindi ko naman ina-expect. Naging part din yun na down ako, na sabi ko... Naapektuhan ako, na sabi ko, hindi pala gusto ng mga tao yung ginagawa ko, ganto-ganyan. Mm-hmm. Pero hindi pala lahat. Yes. Kumbaga, syempre, lamang pa rin ang nagmamahal at nakasuporta. Correct. Ayun na. Yun yung inisip ko. Pero... dumating din kasi talaga ako sa part na na-depress ako sa mga sinasabi nila, mga akusasyon na binabato nila sa akin. Which is, wala naman talaga akong ginagawang pangit o masama. Masama. Siguro, nagiging pangit lang kasi syempre, yung iba kasi, hindi nila kayang tanggapin na, alam mo yung point na may nagagawa tayo kahit exactly. Paano, di ba? Tsaka yun na nga, yung tipong hindi kasi natin pwedeng i-please lahat. Please lahat, oo. O parang kahit sabihin natin na ginagawa nyo na yung ganitong passion yung ninyo, mo. Yung best mo to provide the entertainment, the showmanship, that the problem is may masasabi at may masasabi pa rin eh. Siguro maganda lang is the way how you manage na ngayon. Kumbaga hindi mo na ba siya pinapansin yung mga ganitong negative feedbacks? Diba nga? Compared dati, syempre for sure binabasa mo pa yung mga diba, fans. Diba dati sa totoo lang, nagbabasa ako ng comment. Mm-hmm. Sa ngayon kasi, bihira na ako magbasa ng comment section. Siguro pinipili ko na lang o nilalagpasan ko na lang yung mga negative thoughts. Mm-hmm. Gawa ng, syempre, nasasaktan ako eh. Nasasaktan ako kapag nakakita ako ng ano eh. Yung pero sinasabi hindi, mo sa akin kanina. Pero hindi na siya tulad ng dati na kapag ka nakakita ako ng negative thoughts, dinadamdam ko. Kumbaga dinadala mo talaga ng long term. Oo, kasi alam ko sa sarili ko, na wala akong pangat na ginagawa. Correct. Ko sa sarili ko na hindi ako nananapak ng tao. Correct. Wala akong inaagrabyadong tao. Mm-mm. Kaya sabi ko sa sarili ko, ba't ako magpapa-apekto? Correct. Actually, that's one of the best advice na binigay naman ng ating Creative Chief Marketing Officer, si Sir Gabin. Mm-hmm. Continue doing what you are doing. Ang pinaka-importante, wala tayong inaapakan na tao. Doon sa ginagawa nating passion, at the same time, yung journey, especially sa pinili mong career, naman. Which is the content creation. Mm-hmm. So, ang ano naman dito, bro, Tito Noel, despite naman nung gusto din natin tong mapakita sa audience na iniisip ng mga tao na kapag meron sikat ka na or medyo marami ka ng followers, mayaman ka na rin. kasi nagko-content ka na, di ba? Yung ganyan. Gusto nating ipakita ngayon sa story mo na ano ba yung mga yung struggle pa rin and ano yung naman yung naitulong ng content creation sa buhay mo, sa career mo ngayon as Tito Noel tsaka as yung Green Soldier. Sa totoo lang, sa pagpasok ko sa SOCMED, as content creator, ang laki ng tulong. Mm-hmm. Ang laki ng tulong. Sobra. Gawa ng makilala tayo, nagkaroon tayo ng mga kliyente, connections, higit sa lahat, mas dumami yung kaibigan natin. Yes. At the same time, mas napagaan yung trabaho natin. Mm-hmm. Napagaan, which is, hindi na natin kailangan pa maghanap ng ano ng kliyente. Sila na. Kumbaga, kapag natutuwa sila sa inyo, sa'yo, mm-hmm. gusto kang i-invite sa gantong okasyon, sa gantong ganyan. Parang ikaw na lang kung check mo kung available ka. Kung kaya ng schedule, mga ganun. Yes. San man lugar yun, syempre. Mm-hmm. Nationwide eh. Kaya, yun. Pero kung sasabihin natin sa pagko-content, lalo na para sa mga aspiring... Yumaman ka na ba? Yung mga gano'n. Yung tanong yun, yaman na siguro nito. Kasi may 1 million followers siya sa Facebook, may 1 million hindi, followers hindi siya sa TikTok. Hindi kasi sa gano'n yun eh.
Hindi sa ganun yun. Sa totoo lang, eto na lang ah, kung talagang may marami kang followers, mm-mm, mayaman ka na. Mm-mm. Hindi sa ganun kasi, tingnan nyo na lang ako, sa totoo lang, ngayon, isang kahit at isang tuka pa rin ang ginagawa ko. Yes. Kapag ka wala akong show, wala rin kita. Kita. Kapag walang tumawag, walang kita. Alam nyo kung bakit? Hindi ko naman kasi inaasahan to talaga para yumaman. Yes. Kasi, isang ano yun, very important yun. Yes, magandang topic to. Hindi so, ko, solid na topic dito. Hindi ko inaasahan itong pagiging content creator ko para yumaman. Ang focus ko lang dito sa pagiging content creator ko talaga, makapagbigay na kasi yan sa maraming tao. Yes. Kasi ito nga yung passion ni Tito Noel. Eh. Kung baga, mas, bari mo, isang dekada, 10 taon yan ang ginagawa yung ganitong klase ng profession o yung ganitong klase ng entertainment. So, dito pa lang, alam mo yung gusto mo eh. Kasi tumagal ka eh. Tumagal ka na, despite na ilang taon, ito pa rin yung ginagawa mo. May kita ka man o wala. Rain or shine. Rain or shine. Nagsushow ako. Oo, umulan, bumagyo, malamig, mainit. Nagsushow pa rin si Tito Noel. It's because, gusto niya to eh. And gusto niya na magbigay ng kasiyahan sa mga followers, sa mga viewers, and sa mga bashers pa rin at the same time. Ako sa totoo lang, ang mga basher, niyayakap ko yan. Mm, yes, yes. Kasi totoo naman yun, hindi naman balanse ang mundo kapag puro good vibes. Tama, there are always bad vibes. Tama, na, pero na, kailangan natin tanggapin na kahit na, ito lang ah, kailangan natin tanggapin sa buhay, gumawa ka man ng mabuti o hindi, yes, meron at meron pa rin pangit na masasabi sa iyo ang isang tao. Exactly. Hindi natin sila talaga mapi-please. Hindi talaga, hindi talaga. So, at dun sa point na sa pagiging content creator ko, porkit marami na akong followers, mayaman na ako, nagkakamali po tayo doon. Hindi sa ganun yun, hindi sa ganun yun. Okay. Sana nga po. Sana po dumating po. And looking forward to that. Looking forward tayo sa ganung punto. Kasi syempre, sino ba namang tao ang hindi nangangarap na umahon sa kahirapan? Diba? Kasi just to clear things out din po, there are other content creators na continuously kasi nila din ginagawa yung pagko-content. At talagang, katulad ni Tito Noel, yung pagpe-prepare pa lang, so, they put so much effort and also yung dedication nila sa ginagawa nila. May mga content creators pa rin naman po na kumikita through monetizations kasi may mga social media platforms na nagbibigay ng monetizations. But there are other content creators pa rin naman at the same time na nagsisimula pa lang or kung kumbaga hindi pa nila nahihit yung certain mismong, momentum na nakukuha ng ibang content creators. Sana nga, eh, no? Yes, but looking forward tayo to that. Pero to end this up, ano naman yung, ito yung pinaka-final, ano yung advice na maibibigay mo sa mga aspiring and existing content creators? Ayun, sa lahat ng aspiring and existing content creator, para sa akin bilang isang komedyante at kung kayo eh ganun din ang iniisip ninyo, ang gusto nyo lang din ay makapagbigay ng entertainment at kasiyahan sa maraming tao. Tuloy nyo lang. Tuloy-tuloy nyo lang at huwag kayong susuko abutin yung mga pangarap dahil yes, lahat naman ng nasa itaas, lahat ng malalaking content creator natin ngayon, Nagsimula yan sa wala rin. Exactly. Nagsimula sila sa wala rin. Kaya, nagsimula yan sa one viewer, sa one follower. Kahit ako mismo, nagsimula talaga ako sa wala. Yes. Kaya hindi imposibleng kayo naman ang susunod. Tama yon. So that's the reason dito rin naniniwala kami sa kanilang expertise, sa kanilang passion sa ginagawa nilang content creation kasi nakikita namin yung so much dedication talaga. So we are here sa Creative to help them na mas magtuloy-tuloy pa kasi at the end of the day katulad nga ng like kong sinasabi, ayaw namin na may content creator na sumusuko. Pero, kasi alam mo yun, iba yung nabibigay ng content creation sa buhay ng isang tao and also sa mga viewers na rin. Biruin mo, ako sa totoo lang, talagang umabot na ako sa point na pasoko na. Bibitawan ko na. Kumbaga parang gusto ko na rin na mag-show na lang, hindi na pumasok din sa SOCMED. Pero dahil nga nakilala ko si Sir Ed ng yes, Create TV, nagkaroon ako ulit ng buhay, lakas ng loob para, laban. Para magpatuloy. Tsaka yun nga, ino-open natin sila sa mundo ng ibang content creators pa, na itong mga ibang content creators na ito, hindi sumusuko, tuloy-tuloy lang. So gusto natin na ganun din sila, mas ma-inspire pa sila to do more contents. Kasi marami talagang susuporta pa. Kumbaga, nagsisimula pa lang kayo, di ba, nasa gitna pa lang. So mas tuloy-tuloy, marami pang possibilities and opportunities na ma-open natin. Yun.
So maraming salamat bro for accepting my invitation. Maraming salamat sir. For content, ano natin, content interview natin, special content interview natin with Tito Noel, Green Soldier ng Baguio City. So looking forward, abangan niyo po yung susunod naming interview sa ibang content creators under ng Creative Talents. And let's dive in dun sa kanilang content creation journey, yung struggles, yung tips, and ano yung mga nabago sa buhay nila ng content creation. Pwede bang mag-hi? Yes! Shout out! So yun, sa lahat pala ng mga pamangking ko dyan at sa lahat po ng aspiring content creator, sa lahat po ng tao dyan sa buong nanonood, mundo. sana lagi po natin piliin ang pagiging masaya sa simpleng pamamaraan lang. Higit sa lahat, patuloy po tayong magiging mabuti sa ating kapwa. Tito Noel Official. Thank you guys!